Ayun, mga boss, no, i-share ko po sa inyo, nakatanggap kasi tayo ng order na ang ginagawa daw kasi ni sir ay yung mga hatcher tray doon sa ating mga incubator. So kasi yung incubator, may mga tray yan for hatcher. So yun, pwede siyang metal o mga wires, wire mesh, ganyan. Tapos i-assemble nila. So ganun yung mga ginagawa niya. So nag-order siya sa atin ng spatula. Actually, may existing spatula daw siya na ginawa rin niya na pumwede naman. So siguro lumakas yung production niya. Actually, DIY itong spatula ni sir, and lumakas siguro yung production niya. Kailangan niya ng karagdagan na pwersa ng paggagawa ng hatcher tray. So, siya ay from Los Baños, Laguna. Samahan niyo po kami na mag-deliver at tignan ang kanyang mga ginagawa. Spot welding po up. Nag-order po from Los Baños, Laguna. Si Sir Nuesta. Ayan. So, ito po oh. Okay, dyan na lang siya, sir. Okay, isa lang, sir, ang ano? Para open. Kasya ba? Kasya? Okay. Ayan pala, may upuan ka naman pala, eh. Pakita na pedal. Ha? Okay. Pedal, pedal. Tatanggalin? Okay na? Okay na, JM. Sama ka na kay ano. Ikaw na magbayad, M, ng ano, ah, toll fee, ha? Pabalik. Sir, ikaw na bahala, ah. Salamat po. Bayaw ko po yan. Hindi po nangangain ng ano yan. Busog pa. At diretso na po kayo. Wag na po kayo mag-U-turn. Diretso na. Diyan na rin po ang labas niyan. Apo. Thank you, sir. Ito po tayo ngayon sa shop ni sir. Ayan po, pinapakita niya po sa atin ang kanyang gawang spot welding na ginagamit niya dito sa hatcher tray. Ayan po yung hatcher tray na itsura. Ayan po yung nilalagay sa incubator na gawa po mismo nila. Ayan. So, ito yung DIY ni sir na spot welding. So, siguro malakas yung production ni sir. Ayan. Ito po ang incubator na gawa po nila. So, ito po ang ating machine na itetesting ni sir bago tayo umalis. Ayan. So, ito pong itetesting ni sir, medyo malaki po. 8 po kasi pang frame niya. So, ito yung number 3. Dikit agad. Pero ipapatry po natin sa kanya magmula sa manipis na or pinakamahina na control nitong spot welding. So, number 3, isang apak, okay na. Pero ipatesting natin sa kanya yung kasi mahina. Kasi itong ginagawa ni sir, merong manipis na wire, merong makapal na wire. So, ito yung pinakamakapal niya, okay na. Kailangan nating malaman kung pupwede ito sa manipis. Yan. Isa pang mesh wire. Hindi na na-testing ni sir sa manipis. So, gamitin na lang natin yung rod niya. Ito yung control po niya, 1 to 5. Ayan. So, dalawang klase ang control niya sa pedal o do sa bigat ng apak niya. Ito yung control. Pagka manipis na manipis, mesh wire ang ispatin mo, pwede po yung number 1. So, dito sa ginawa ni sir, wala po siyang manipis na itines. So, pero ito try natin sa makapal pa rin. Sa number 1, itong ganitong kapal ay matatanggal pa rin kasi 8 ito eh. So, si sir, kabisado naman niya, itetesting niya na lang kung ano ang capacity. So, si sir, hindi na siya bago dito sa ganitong spot welding kasi nakapag-assemble siya ng spot welding na DIY niya. Ayan. Yan, di na matanggal, ano.
So, ito po, no, gabing-gabi, pumunta po tayo sa Los Baños, Laguna para deliveran po siya ng spot welding kasi may ongoing project po siya. Kailangan niya na po ang ating spot welding machine. Marami po silang tanggap kasing trabaho. So, sa mga gusto magpagawa ng incubator, pwede nyo po silang kontakin. Pwede nyo hingin sa akin yung contact number nila para sa incubator po. Gumagawa po sila rito. At ngayon, gumagawa rin sila ng tray. Yun, yung pinakita ko po kanina. So, approve po kay sir. Approve po ang ating spot welding. I-ano na lang po niya sa atin ang payment and then pwede na tayo. Yun po, no? Nakita na po natin ang ginagawa doon sa mga hatcher tray ni sir. So sa mga nagdi-DIY po ng mga incubator or kaya talaga nagpa-fabricate po kayo, nag-a-assemble ng incubator, baka willing po kayo na kayo na mismo ang gagawa ng inyong tray. I-try nyo po ang ating product na spot welding machine. Hindi lang po ito para sa mesh wire or sa mga pang-frame nyo na ng ano para sa wire basket nyo, yung pinaka-tray, ano. Ito po, iisa na po ang machine na gagamitin nyo po na pagbuo sa inyong tray, sa chicken cage, sa dog cage, quail, at saka sa mga rabbit farm cage. Iyan na po ang gagamitin. Sa iisang KBA, pwede po lahat yan or kahit mas makapal pa po. Lahat po yan ay kaya na po gawin ng isang spot welding dahil meron nga po siya control. Kung ikaw ay, ang gawa mo ay mga manipis, for example, number 16, na mga katulad ng pang-ibon, yung wire mo manipis, so meron siyang control, number 1, number 2. So kung ikaw naman ay gumagawa ng mga pang-chicken cage na sa kalagitnaan, pwede mo rin po siyang iset doon sa para sa chicken cage. So, ito ay kapag kumuha ka ng spot weld, hindi lang isa ang target mo na gawin. Kumbaga, lahat na po ito. Marami po kayong magagawa. Even yung mga grills na mga ihawa na stainless, ganyan, pwede po yun. Pwede nyong gawin po. So, marami po kayong maiisipan na pwedeng inegosyo kung kayo po ay mahilig mag-DIY or mag-fabricate. Yan po. Salamat po at patuloy nyo po kaming samahan sa mga pagbablog po natin para makapag-share ng knowledge or kaya maka-acquire po kayo sa amin ng, or makakuha po kayo sa amin ng spot welding na gawa po natin. Salamat!